So mga pare ko, andito po sa harap natin itong Suzuki Bergman Street. Ito po yung version nila na yung maliit yung gulong sa likod, tapos sa unahan ay yung 12 inches. So dito, i-test drive natin itong motor na to. Tingnan natin kung gano'n nga ba siya kakomportable. Kasi kung titingnan natin, 125cc lang to, pero maxiscoot po yung itsura. Malapad. At kung hindi ako nagkakamali, isa ito or ito yung pinakamalapad na scooter sa 125cc category. So yung engine po nito, meron tong 4-stroke, single cylinder, 2 valve, at meron po itong 125cc na makina. Yung makina po nito, kaya nito magbato ng 6.4 kilowatts at 7,000 rpm, tapos 10.2 newton meter at 5,000 rpm na torque. Dito sa mga gulong niya, yung unahan nito is stock lang 90 by 90 size 12. Pero dito sa likod, nilakihan na nila 120 by 90 size 10. Pero kung titingnan natin yung gulong, lumaki talaga siya. Pero tinanggal na dito yung pinakatapalodo niya sa likod. Ang natira na lang dyan yung goma. Ang maganda pa dito sa motor na to, yung kanyang fuel tank capacity. Meron po itong 5.6 liters. So far, ito na yung pinakamalaking na-review ko na tank capacity sa isang 125cc na scooter. Tapos yung kanyang undershoot compartment, 21.5 liters. Napakalaki po nito. So kapag nag-long ride kayo, marami kayong pwedeng ilagay dyan. Tapos yung upuan niya, napakalapad. Although tinabasa na to, pero komportable pa rin sa sakyan. Tapos yung kanyang grabber sa likod, hawakan ng mga angkas natin. Dito sa unahan, makita natin yung side mirror, pinalitan na. Mas maangas na to. Tapos ito yung kanyang speedometer. Medyo may pagkahabig to speedometer ng Raider FI. Dito sa mga pockets niya, dito sa left, nabubuksan siya. Tapos meron ditong socket charger. Pwede kayo mag-charge ng phone nyo. Pero kailangan nyo bumili ng adapter para ma-charge nyo yung mga USB. Dito naman sa kanan, medyo malalim din siya. Tapos ito yung hook. Ito yung kanyang susian. Maganda dito sa susian, andito na rin po yung bukasan ng upuan. Yan, pabubuksan nyo siya. Tingnan nyo naman po yung footboard, napakalawak nyan. Tapos meron pa ganito siya parang mga NMAX saka P6, naka-extend yung footboard. Kapag maglo-long ride kayo, pwede nyo ipatok yung paa nyo dyan para mas komportable yung biyahe natin. Dito naman po, ito yung kanyang windshield, medyo maliit lang pero maangas din. Dito sa unahan po, LED po yung ginamit sa kanyang headlight, pero yung mga signal light is naka-bulb type siya. Tapos meron tayo ditong MDL, ito ako na nagkabit nito para dagdag natin, liwanag sa daan. Dito naman po sa likod, LED po yung kanyang tail light, brake light, pero yung signal light, bulb type pa rin po siya. Tapos meron tayo ditong ilaw sa ating plate number. Syempre, hindi mo wala dyan yung kickstart. Maganda to kapag nalobat yung battery natin, mapapa-under pa rin natin yung motor. Dito sa likod, naka drum brake po yung preno niya. Dito naman po sa unahan, disc brake, single piston caliper, tapos Nissan yung brand. So tara mga pare, test drive natin itong Suzuki Bergman. Tingnan natin yung comfort niya kung okay na okay ba. Pinalitan na rin pala to ng pipe. Naka-replica pro na siya sa Bergman. Ayan hindi naman siya ganun kaingay saktong-sakto lang din Tara testingin natin, test drive tayo dito. Dito pala tayo ngayon sa Nueva Ecija. So ito mga pare, test drive natin. Bali yung speedometer pala nito mga pare, hindi na siya accurate. Dahil dito sa pagpapulit ng malaking gulong sa likod, hindi na kasi nagiging accurate yung speedometer kapag naglalaki talaga kayo ng diameter ng gulong sa likod. Kumbaga sa tao, lumaki yung hakbang nyo. So hindi na nare-recognize na ang ECU yun na lumaki yung hakbang nyo. Ang akala pa rin ng ECU, stock lang. Kaya ganito yung binabatong speed. Bali, delay yung basa nito. Delay siya ng mga 8 or G's. Kasi nung tinesting ko yung speed nito, pantay kami ng MT ko, ito nasa 91 yung takbo. Pero dun sa MT ko, 100 na. So delay siya ng mga 9. Sabi natin 9, sige. So tulad nito, takbo natin 60. Pero sa totoo lang, ang takbo na nito 69 na. So ganun yung yung dagdag dito sa speedometer. Para may idea rin kayo. Kahit bawas yung upuan nito, komportable pa rin sa sakyan. Tsaka yung bato ng makina niya, since naglaki tayo ng gulong sa likod, medyo nabawasan yung kanyang damba. Pero kasi yung mga motor na to pang chill ride lang naman Ganda rin ang side mirror na to, kitang-kita niya pa rin yung likod, tapos maporma din. Ayun, tulad natin, takbo natin is 70. Pero ang totoo niyan, nasa na to, 78 or 79, nasa ganon. Karay natin natawin dito sa medyo mahaba-haba ito Lakas lang ng hangin. Ayun na, 80. Doon natin natawin sa Kung sa comfort mga pare, guys, grabe, napaka-comfortable nito. Ito na yung pinaka-comfortableng scooter sa 125cc category. Para sa akin, wala lang mas ko-comfortable pa dito. Kasi yung pa ako, pwede ko isampay dito sa may footboard Parang alambot ng gulong.
nararamdaman ko, lambot. Check natin mamaya doon yung tigas nito. May side stand switch din pala to. Pag pinatay, pag in-engage ko yung side stand, automatic mamamatay yung makina. Ganda yun for safety features itong motor. Oh, malambot nga yung likod. Kaya pala nag-iwang sa unahan. Medyo malambot din. Tingnan natin kung may pahanginan dito. Yung preno niya, no, naka-combi brake din pala to. Kaya pag namreno tayo sa likod, ramdam nyo yung stopping power niya kasi may sumasama sa unahan. Kaya ramdam nyo yung ano, preno. Pero huwag kayo mag-alala, hindi to nag-i-skid yung unahan kasi nasa around 20-30% lang yung kapit nito sa unahan kapag naka-activate yung combi brake. Pero kung gusto nyo nang kumapit pa ng sagad yung unahan, di preno nyo na tong kanan. Tapos yung preno niya, nisin ba naman yung caliper eh, magandang brand yun. Hanap tayo ng ano, gasoline lahan or ano, pwede natin pahanginan, mga vulcanizing. Naramdaman ko kanina, arang gumigewang-gewang ako ng konti. Ang sarap nito dalhin. Ako sa long ride, grabe, napaka-ideal nito. Kung naghaharap kayo ng ano, 125cc, iba kasi, prefer talaga yung 125cc kasi hindi siya ganun katako sa gasolina, pero kahit pa paano, mas may power siya. Compare doon naman sa mga 110cc. Papahangin lang, kahit mga ano, 33, pwede ba 33 ilagay? Pwede. Mga 33. Sa unahan din po. Unahan po ba? Oo, unahan din po. Ayun, tumigas na rin. Ganun din po, 33 din. Gano po? 33 po. Salamat po. Ay, ito. Ayun, medyo umukay-okay na yung takbo. Gumanda yung response niya kasi dapa yung gulong kanina eh. Ayun, okay na. Kasi medyo kumaldag lang. Ayun, bibilis na yung takbo natin. Kanina nag 81 lang ako eh. Ayun na, tiyo mo, nag 85 na. Yung 85 na yan, plus 9, di 94 yung takbo natin. Ayun, gumanda yung ano niya, yung takbo kasi kanina, parang pigil. Daba pala yung gulong. Para rin kayo nakasakay dito sa ano, NMAX PCX, ganun yung feel kasi napakalapad ng ano nito. Yung body. Ayun, try natin pirit dito. Ayun na, 87, 88, 91, to, 100 na to, nag 92 pa. Diba? Kaya niya tumakbo na 100 eh. Isa pa, hatawi natin ulit. Ayun no, 86, 87, 88, 90. Kaya nga mag-100, no? 90. Pero ang pinaka-bentahe talaga nitong motor na to, no? Yung pagiging komportable niya. Di ba kanina nag-ano lang tayo doon? Parang 81 lang. Try natin ano. Ayun no, umangat-angat yung takbo. Dito pa lang, kung nag-88 na tayo. Kanina hindi, 81 lang tayo dito eh. Kasi yung gulong nga dapat. Dati nung una kong ginamit to, nung maliit pa yung gulong sa likod, pag binabanking-banking ko siya, parang ang bilis niya humiga, parang ganun-ganun agad, tsaka ramdam nyo yung kaldag sa daan. Pero nung naglaki na ng gulong sa likod, medyo nalesen na yung pagiging ano, kaldag niya. Ganda rin ang pipe na to, no? Hindi siya ganun kabulaho. Admiratin ko. Simula nung ginamit ko to, mga pare ko, itong Bergman na to, hindi na ako nagtaka kung bakit ang daming bumili nitong motor na to. Kasi napansin ko, dumadami na rin yung users nito eh. Sana kasi tayo kapag scooter, Yamaha Honda lang yung naglalaban. Pero ngayon ito, Bergman, pumapalag na sa 125cc. Eh, paano ba naman kasi? Grabe naman yung riding posture niya. Napaka-komportable.
para kang naka NMAX tsaka PCX, pero sa wala rin 25cc. Tapos digital pa yung kanyang instrument panel. Kumbaga itong motor na to, para to sa mga tao na gusto ng chill. Kumbaga gusto niya mag long ride, eh bibigyan kayo ng magandang experience ng motor na to. Oo, hindi siya yung ganong pinakamalakas sa 125, pero may power din siya, tumatakbo ng 100 eh. Eh hindi naman lahat ng tao gusto mabilis. Yung iba gusto talaga chill ride lang. Komportable sila at syempre safe sila. Eh dito sa motor na to, grabe 100% dito mga pare ko eh. Napaka-komportable nito. Tsaka kung pang service pang araw-araw yung hanap nyo, okay na okay ito kasi laki ng footboard, laki ng undershoot compartment, ang laki ng tangke, tapos ang lapad ng upuan. Kumbaga sa usability, eh solid na solid itong motor na to. Tsaka kung iahataw nyo, maibubuga siya. Grabe, pag talaga inaangat ko yung pako dito, like apos eh. Ayun o, nakakabawas ang awit natin. Ay, nasa bahay kayo, lagay nyo yung panyo dito. Di okay. Okay din siya, banking-banking o. Sarap gamitin. Ayun o, magka-high speed pacing kayo o. 90. Dito sa panel niya 90, pero ang totoong takbo nito nasa almost 100 na. Di ba? Kahit kurba-kurba ang gusto niyo mag-100, papalo rin yung motor na to. Nga pala, napalitan na rin pala yung bola nito. Bali, pinalit namin dito ay 17 grams. Yung stock po kasi nito, 20 grams. So, ginawa namin 90. Para medyo magka-arangkada ng konti. Para mabawi yung nawalang arangkada dahil dun sa naglaki ng gulong sa likod. Tsaka kinalkal ko yung pulley niya. Ayun o, gumanda yung takbo eh. Ayun o, 91. Isang taan na to pag 91. O, nag-93 pa. 94. O, ilan na takbo nun kung ganun. 94 plus 9, di 105. Diba? Against the light lang kasi o. Lakas pa ng sinag ng araw. Mas komportable ito mga pare kay kung hindi kayo nagtapos ng upuan. Pero dito kahit tapos na yung upuan, okay pa rin naman sasakyan. Lower body ko, sobrang komportable. Upper body, yung handlebar niya, maganda yung handling. Upright yung position. Tingnan nyo naman kasi handlebar oh. Naka-forward na sa akin. Forward na siya, tapos mataas. Tama ba term ko? Forward? Or basta nakalapit sa akin yung handlebar niya na mataas. Kaya ang ganda ng dating. Ito talaga kapag ano, nag-mag north loop kayo, kasama nyo mga tropa nyo. Ang laking advantage ng mga ganitong motor. Pag ginaganon nyo siya, sinisilin niya yung duran, hindi naman ganun kalakas yung damba niya talaga sa totoo lang. Pero, dumudulo siya, gitna dulo. Pumapalo rin siya ng mga 100. Ganda dito kasi hindi kayo mabibigla. Grabe ito, dulas niya ito. Kahit anong gulong gamit mo dyan, dudulas dyan. Ang nagustuhan ko pa dito sa Bergman, no, kapag ginadrive niyo siya, ang ganda ng nakikita niyo dito sa harap. Ang forma dito. Kumbaga, nakakadagdag sa appeal ng motor eh. Ang ganda ng kanyang panel, yung kanyang handlebar, may ano na plastic dito. Ito, may glossy, combination ng glossy tsaka yung matte. Parang kotse feels yung kanyang ano, pinakaunahan niya dito. Yung palo ng speedometer from 0. Try natin 0 to 60. Ay, kaso hindi pala accurate yung speedometer, no? Ayan, yung 51 niya, 60 yun. So, ilang segundo yun mga pare ko, yun, nakuha niya yung 60. Okay din, may power din kahit pa paano yung motor. Pero para sa akin kasi ang pinakamalakas talaga ngayon na 125 yung Honda Click version 2, version 3, kahit yung version 1. Basta yung mga Honda Click lalakas. Pero ito, hindi rin naman ito papaiwan. Pero mas okay na sa akin yung ganito. Kasi itong motor na to, na i-offer naman sa inyo yung napaka-komportable drive. Pero inyo, meron kayong PCX feels sa 125cc.
Kasi kapag nag-long ride tayo, yung pagod natin, priceless yun eh. So dito, magbe-benefit kayo dahil sa kanyang riding posture. Nga pala mga pare, kano yung gamit nating camera ngayon? Itong FDR X3000R na nabili ko pa last year. 4K pala itong video natin ngayon, no? Naka 4K tayo ngayon. Tapos dito tayo nagra-ride sa kahabaan ng General Tinio Nueva Ecija. Ganda ng daanan dito. Sayang lang yung mga palayan dito, parang di na nasasaka. Mahirap kasing tubig dito. Yun yung isa sa mga problema nila dito, yung tubig daw. Pero makita nyo dito, itong Nueva Ecija na paliligiran to ng mga bundok. Ayan. Ang maganda pa dito sa amin, malapit lang dito yung ano, Baler, Dinadyawan, Dinggalan. Kung gusto nyo ng ride talaga, may mapupuntahan kayo na magandang lugar. Siguro Dinggalan na Aurora, nasa 2 hours pagmula dito. Or depende sa takbuhan nyo, kasi ako nakuha ko lang nung nakaraan, 1.5 lang eh. Yung ganitong motor, no, bagay na bagay ito para sa mga magjowa na gusto ng adventure. Hindi pong mahilig sila mag-travel. Ito, marirecommend ko sa kanila to. Kasi ito, kapag ito na-set up pa ng top box, eh napakarami yun ang maidadala dito. Etong footboard na to, pwede pa kayo maglagay ng bag dyan kapag sa biyahe nyo. Kung aakit kayo ng Baguio, ito gamit nyo, walang problema. Sa mga gusto nitong motor na to mga pare, no, available pa naman to sa market. Kahit na naglabas ng Bergman Street EX yung Suzuki, eh available pa rin naman itong Suzuki Street. Ang maganda kasi dito sa motor na to, no, although hindi siya ganun ka-high-tech na EX, pero mas mura kasi to. Kapag marami lang mga feature na maganda yon. Pero kung sa comfort, halos hindi naman nagkakalayo or magkaparehas lang sila. Pero kung may budget kayo, go for Bergman EX. Kasi yung mags nun sa likod malaki na, hindi na kayo magpapalit ng gulong kagaya nito. Yung stock nun, malaki na talaga. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 90 plus yung EX eh. So ito mas mababa ito. Pero kung ito bibili nyo, wala problema, okay na okay din. Hindi ko alam kung tama ba yung orasan na to, alas 5 na maigit. Pero bakit parang ang ano pa rin, ang liwanag pa rin, 5:30 na. So ayun lang mga pare kayo, no? Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa motor na to, yung specification niya, tsaka yung feel, kung ano ba i-expect nyo dito sa motor na to kapag ginamit nyo to. At siguro po mga pare kayo, no? Hanggang dito na lang po yung vlog natin dito sa Suzuki Bergman Street. At sa mga susunod na video natin, eh magre-review po tayo ng mga scooter na katulad nito, kasama po ang test drive. And sana yung mga bagong motor, no, makahiram tayo ng unit sa mga company para ma-testing natin ng ganito. May ibigay ko sa inyo yung mga informasyon na importante talaga kapag ginadrive nyo yung motor. Tulad nito, na-share ko sa inyo yung experience ko dito, kung gano'n siya ka-komportable, yung bato ng makina, yung top speed, yung mga ganon. Para yung mga nanonood ngayon na interesado dito sa Bergman, eh talagang may idea sila. Kasi dun sa mga kasa, hindi nyo magagamit yung motor kapag hindi nyo nabili. Magagamit nyo na lang kapag binili nyo na. Pero dito kahit papaano, although hindi nyo nagamit, may idea pa rin kayo. So yun lang mga pare, ganun. Salamat po sa mga nanonood. Kita-kits po tayo sa ating next vlog. And thank you for watching po.